ating pong information. So ang ating pong pag-uusapan ay ito, malalaman nyo po ang lahat ng information about exact location ng ating pong bahay dyan po sa Tarlac. Actual turnover, ano po yung bahay na ituturnover sa inyo. Possible design na pwede nyong gawin doon sa bahay ninyo. At yung mga requirements, ano ba yung mga requirements? Napakadali lang po. Sample computation, magbibigay po tayo ng sample computation. Makikita nyo po talaga dito. Okay, excited po ako. And ito po ang pinakamatindi. No? Kaya, ano ba ito? No? Wave Equity. Yan. Alaman nyo po yan. Okay, start na po tayo. So, kasama po natin sa location. Ang location po ng atin pong barangay, ay nasa barangay Sapang Maragol sa Tarlac. Papunta po ito ng Baras-Baras. Pero yung pong maluwang na daanan. Okay. Pero mayroon po akong ipapakita ng video para makita nyo po ang kung saan po ang exact location ng atin pong project. No? Hello, magandang araw po sa ating lahat. Ipapakita ko naman sa videong ito kung paano puntahan ang Uptown Village at ang Liberty Homes. Pareho po yan ang housing project ng Apex Homes. Ang nakikita nyo pong McDonald's na yan ay ang katabi ng TSU, ang Tarlac State University. So tara! So sundan lang po natin ang flow ng traffic. In this case, papunta po tayo sa kanan dahil one way po, hindi po tayo pwedeng dumiretso. So, ito po ang pinaka-town proper ng Tarlac. Okay? Ayan. So, ito po, sundan lang po natin yung traffic. So, papunta tayong kaliwa. Ayan. And then sa rotonda pong ito, tayo po ay didiretso at dadaanan po natin ang nakikita nating tulay dyan sa may unahan. Okay? So, etong daan pong ito, basically, tatahakin lamang po natin ang daang ito at makakarating po tayo doon sa Uptown Village at Liberty Homes. Oh, by the way, yung dalawa pong subdivision na yon ay magkatabi lamang na pareho ang kanilang location, parehong nasa barangay sa Sapang Maragol. And kung may sasakyan po tayo or di kaya tricycle, ay siguro mga 5 to 7 minutes ay makakarating po tayo sa atin pong Uptown Village. Mayroon din po tayong dadaanan na isang maliit na tulay. Yan. And sa bandang unahan po, ay medyo mag-ingat lamang po tayo sa driving. Gaya po niyan kasi mayroon pong yield. Ano? Magsasama yung dalawang daan. So, ingat lamang po kung kayo po ay magmamaneho papunta dito. So, malapit na po tayo sa atin pong pupuntahan. May madadaanan po tayong gasoline station. Yan po yung red-orange na gasoline station na yan. And, mayroon tayong dadaanan na pangalawang gasoline station. Yan, na kulay green. And, guess what? Tayo po ay nandito na sa ating pong pupuntahan. So, napakalapit lamang, napakadaling puntahan, harap ng daan. At yan po ang ating main gate. Of course, may guard po yan. Secure po ang subdivision natin. Alright. So, yan. Nandito na po tayo sa ating pong Uptown Village at Liberty Homes. You know. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Bye-bye! Okay. So, ayan po.
dali po ay yan, iupo na natin. So, ayan, napanood na po natin ang pinaka-location ng atin pong subdivision. Kung napansin niyo po, katabi po ito ng Liberty. Yes po, katabi po yan. Parehas po sila ng location. Dalawa po ang subdivision na magkatabi, as in magkatabi po sila. So, may RFO din po sa Liberty Homes and, ay, sa Uptown pala. And ang pinag-uusapan po natin ngayon ay ang Liberty Homes. So, ganito po ang itsura. Parehas lamang po naman ang mga housing ng Liberty at saka yung Uptown. So, ito po ang townhouse model block ng atin pong subdivision. Ganito po yung itsura nila. And then, ito po, kinuha ko po ito. Eksakto doon po sa location. So, ito po ang itsura ng mga housing doon. No? Yan, nandyan po ako. So, napakaganda po ng units dyan. Ito po ang harap, gate natin. Parehas lamang po yung gate ng Uptown at saka yung Liberty. So, gated po yan. And nakabakod po ang ating subdivision. Naka-perimeter fence po yan. May guard po tayo. And ito po ang site development plan ng dalawang subdivision. Kung titingnan nyo po, ito po ang Uptown. So, yung pong mga green, kulay green na houses, townhouses, yun po ang Uptown Village. And yung pong Liberty Homes ay yung kulay dilaw, yellow, no? Ito po ang Liberty Homes. Ito po ngayon ang pinag-uusapan po natin. Ito po ang nakakabaliw na presyuhan. Yan. So ito po closer look ng Liberty Homes. Ganyan po siya. And actually nakatayo po kaya nga po may RFO, marami na pong mga RFO. Pero mabilisan lamang po ito, kaya po bilisan din po ninyo ang kilos. Ano po? And papakita ko na po kaagad-agad sa inyo. Wala po kasi tayong tinatago. Ako po ang inyo pong kaibigan na talagang all out na nagpapakita ng katotohanan. Hindi po ako, yun nga, ano, laging binibigay ang tamang information at lahat po pinifeed ko. Para po ang client ay alam po niya kung ano talaga ang sinasabi ko po sa kanya. So ito po ang ating pong bear type unit. Ito po ang pinaka turnover po natin, ano? Kaya at least alam niyo kaagad ang itsura ng loob ng ating pong mga units. So kapag po kumuha kayo dito sa Liberty Homes, ito pong itsurang ito, ito po ang ibibigay po sa inyo. Yung pong hagdan ay bakal, iron. And then, nakapalitada po, smooth finish po ang ating mga walls. And kung makita nyo po, yung second floor po natin ay slab po yan, cemento yan. So, ako po, dito po ako sa Severa, at ang aming pong second floor ay kahoy siya. Pero dito po sa ating pong unit ay slab po siya, cemento. Ibig sabihin, mas matibay. So, ako po ay isang nagpapatotoo na talagang matibay yung slab kaysa sa kahoy. Siyempre, isipin mo naman, kahit isipin mo lang, talagang alam mo na mas matibay ang semento, di po ba? So, yan po ang ating pong turnover. Ang ginagawa po, kung titingnan nyo po, yung ceiling dyan, yung ito, kung nakikita nyo po yung cursor ko, yung pong model unit po natin, hindi na po nila kinisam yan. Finish na lang po nila yan, pinino nila yan, at tapos pininturahan na ng puti and then brown dito, yan yung mga yan, para magkaroon ng accent. Napakaganda yung ginawa nila. So makakatipid pa po tayo. So kayo na po ang bahala na gagawin ninyong design, kulay sa loob ng inyo pong bahay. Okay po? So kayo po ang magpipili ng kulay, magpipili ng mga designs po ninyo, and magpapakita po ako ng mga designs natin para po magkaroon kayo ng idea. Yan po, isa po ito sa mga design or model unit po natin. So pwede nyo pong gayahin ito. Ito po ang pwedeng maging itsura ng loob ng inyo pong bahay. Okay? Yan. So yung pong stairs, pwede nyo pong gawing ganyan. Then yung kitchen nilagay doon. Ito po yung sa second floor, master bedroom, at saka yung isa pa sa mga bata. Double deck ang ginagawa.
para at least save space. Ayan po. Then may study table pa. So ayun, at least magkaroon na po kayo ng idea. So kung gusto niyo po na marami o mga detaling idea about dyan, may mga videos po tayo na ni-upload in the mga nakaraan. So panoorin niyo na lang po yun sa YouTube man o sa Facebook. May mapapanood po kayong video natin na in-upload po natin. Ano? So ngayon, magpapakita na ako ng agad-agad na mismo computation. Sample computation. Sabi ko nga po, hindi po tayo magtatagal dahil alam ko, pagod po tayo kung minsan o kaya naman yung mga nasa abroad ay kakauwi lang o kaya nasa trabaho pa sila. So at least kapag napanood nila dito ay mas maikling video, mas maganda po. Ano po. Okay. So ang atin pong sample computation po ito, ano po? Liberty Homes sample computation, Pag-ibig financing only. So ito pong mga nasa nasa Liberty, ang atin pong financing ay ang Pag-ibig. Okay? So ang total contract price po natin, may sabihin ang pinaka presyuhan natin, presyo ng bahay, actually iba-iba po 'yan, pero itong kinuha po natin ay ang halaga niya is 595,159.60 centavos. Ang loanable amount po nito sa Pag-ibig, ang ibig sabihin, ipapaloan po ito ng Pag-ibig, 580,000. So kung titingnan po natin, 595 minus 580,000, sabihin, 595,000 minus 580,000, naglalaro sa 15,159. Okay, ang reservation po natin ay 4,000. Okay? 4,000 reservation. Pakinggan niyo po to, maganda to. 4,000 na reservation. So kung tutusin, may 11,000 pa tayo. O mamaya na 'yon, laktawan pa natin yung down payment natin. Pag-ibig amortization. Ako mababaliw po kayo dito. Ito na. Pag-ibig amortization, ang monthly po natin for 30 years ha. 30 years, 30. For 30 years, ang atin pong monthly sa Pag-ibig amortization ay 3,807. Napakababa po niyan. So, ibig sabihin, talagang certified rent to own. Yun po ang sinasabi ko. Kung nagre-rent po kayo ng 3,904,000 ngayon, mahal pa po yan. Hindi pa po nagiging sa inyo ang bahay. Dito po, 3,807 monthly sa Pag-ibig, magiging sa iyo pa ang bahay. Up and down ang bahay. Okay? So, ano ba ang required salary? Baka naman mataas yung required salary po natin, no? Yan po ang required salary. Mataas po ba ang 11,000? Kayang-kaya po yan, no? So, required salary is 11,000 only. So, kayang-kaya po ng ating mga bulsa. Okay? Ang ating mga income monthly. Ilan po? Okay, so continue. Ngayon, may 15,000 tayo na pagitan dito po sa loanable amount ng Pag-ibig at saka dito po sa presyo ng bahay. So, ang ating equity is 15,159. So, kung tutusin, mayroon po tayo dapat na down payment na 11,159.60 centavos. Tama po, no? Ngayon, iyan po dapat ang down payment. Dapat. Take note, dapat iyan ang down payment natin. And it's payable in 3 to 6 months. Mas kadalasan yung 3 months. Okay? Ngayon, good news, eto po. Yan. Wow, talagang wow. So, free na po yan. Yung 11,159.60 centavos, hindi nyo na po babayaran yan. That is completely free para po sa inyo. Okay? Kaya nga po sabi ko kanina, kung ako po dyan, ano, nagmungupahan po ako, sure ako nakukuha na po ako dito. Nagmungupahan ako ng 4,000 halimbawa, pataas. Dito na po ako. Mas panalo po dito. Eh, yung po mga gusto mag-invest, napakaganda rin po dito. Kung naghahanap po kayo ng mga investment, ano,
ito po ay consider po ninyo, at then in the future ipapaupahan nyo po, no? So mayroon po kayong magiging passive income, and then yung properties tumataas. So yun, panalo, panalo ang panalo ang atin pong mga units dito. Mapatitirhan nyo man po or investment ang hinahanap po natin, panalo pong panalo ang Liberty Homes sa Tarlac. Okay? Ang sitwasyon ko po ay nandito po ako sa Sivera at naghuhulog po ako ng bahay dito. Kaya po, yan. Pero pagka kung ako lamang ang masusunod, gusto ko rin po na kumuha ng bahay dito. Kaya lang po, naghuhulog na po kami dito sa Sivera, mga Balakat. And kaya nga, gustong-gusto kong i-share ito sa inyo po, mga kababayan ko, mga OFW, mga young professionals, yung pong mga sahod natin, kung kayo po sa call center, i-consider nyo po ito para po in the future ay ma-prepare na po kayo. Napakababa ng 3,800 per month, 4,000 reservation, free down payment. Ano? Kaya nga po, lakpakan naman po natin. Okay? 4,000 cash all in na po yan. Ibig sabihin, 4,000 lamang po for now ang iyo pong i-out sa inyo pong bulsa, and susulong na po ang ating reservation and ang atin pong application sa Pag-ibig. So ang Pag-ibig po natin may 3 to 6 months na processing fee, processing na period, no? So ibig sabihin, pag nag-reserve ka po ngayon, ipaprocess nila yung inyo pong papers sa Pag-ibig. Meron po tayong 3 months, pwedeng 4 months, maaprubahan po or malo-loan take out ang atin pong unit na in-apply para sa kanila. So take note po, parang 4,000 cash all in dito po sa reservation po natin at sa down payment. And then, may babayaran pa po tayo, of course, maliban pa sa down payment and reservation. Yun po ang move-in fees. And then, yun na po yun. So, ano naman po ang hanggang kailan? Mali pa yung spelling ko. Hanggang kailan po yan? So, hanggang kailan ang promo na to? Hanggang wala pa pong ina-advise na stop, ay continue pa rin po ito. Kaya nga po, habang wala pa silang sinasabing deadline o hanggang kailan ang promo na ito, ibilisan nyo po upang maka-avail po tayo. And of course, hindi naman po karamihan talaga yung mga unit dyan. So mabilis po ma-occupy yan. So kung gusto nyo pong mauna na, kailangan mabilis po ang inyo pong kilos, ang inyo pong pagdedesisyon para po makakuha kayo na kaagad, and also makapili pa po kayo ng magandang location, ng mga locations ng mga available na units ngayon. Okay? So, bilisan nyo lamang po para po makakuha na po tayo. Napakababa na po ito. 3,807 sa monthly amortization sa Pag-ibig, 4,000 sa reservation, 11,159. Free na po yun. Hindi nyo na po babayaran. And then, magpo-proceed na sa Pag-ibig. Tapos, move-in fees. Then, yun na yun. Okay? So bibigay ko na po yung information about sa mga requirements para po kumpleto ang atin pong information. Ano po yung mga tinatanong po natin? Eto na po yon. Bilisan na lang po natin. Pag-ibig contribution update, MID number na po. Yung latest certificate of employment with compensation, dapat nakalagay yung compensation ng atin pong monthly salary. 1 month payslip o latest payslip, company ID, sa locally employed po ito, no? 2 government IDs, no? Same signature, dapat po yung signature, misan kasi yung una, iba yung signature niya, yung pangalawa, nag-iba na. Pero same lang naman yung may-ari. So dapat, 2 government valid IDs na same signature ang ginamit po ninyo. So TIN ID, birth certificate, yung TIN ID, isa na to sa mga government IDs, no? Birth certificate or marriage certificate if married po kayo. Latest proof of billing.
2 government IDs of spouse kung may asawa na po kayo, 5 pieces of 1x1 pictures with white background, and then the email of employer. Okay? So sa mga may business po dyan, business owners, pag-ibig contribution, yung isa, updated business permit. Hindi po pala. Continue natin. Business permit, DTI, mayor's permit. Ibig sabihin, kasi po, kaya may pag-ibig contribution po dito. Kasi po, yung mga units po natin sa Liberty Homes na waived equity ay true pag-ibig financing po lahat. So, kailangan, kahit na business owners po kayo, ay meron po kayong pag-ibig. Okay? So, yung pag-ibig po naman, ay pwede naman magbayad ng minsanan para po ma-qualify po kayo doon sa housing loan. Bayaran nyo lamang po ng 24 months minimum yun po. So, yan. Then, business permit, DTI, mayor's permit, ITR ng inyo pong business, financial statement signed by CPA, and certificate through copy of BIR, dalawang government IDs, latest proof of billing, birth or marriage certificate if married po kayo, 5 pieces, 1x1 picture, white background to valid government IDs of spouse if married. So, ibig sabihin, ang ito pong mga requirements na ito, kailangan kumpleto sila upon reservation. Kaya po sinasabi ko na kagad sa inyo. So, ito po sa mga OFW, pag-ibig contribution na updated, POP, sa pag-ibig po yan, i-chat nyo lamang po ko para ma-assess ko kayo paano yan. Latest job contract and email of employer, kung kayo po yung nasa abroad, ano po? Passport o clear copy, yung pag-picture nyo po, dapat o sinirox, dapat clear po siya. One valid government ID, kasi po may passport na kayo, except passport. TIN ID, birth certificate, kagaya lang ng kanina, kung married po kayo, marriage certificate. Latest proof of billing, 5 pieces, 1x1 pictures, white background. Then, ito po importante kapag OFW po kayo. Dapat mayroon po kayong SPA, Special Power of Attorney. Bibigyan nyo po yung inyo pong i-assign na kamag-anak o asawa para po mag-avail ng siya po yung pipirma, mag-aasikasa ng mga documents sa inyo pong pag-ibig housing loan. 2 government IDs of attorney in fact, yung pong bibigyan nyo ng SPA, and 2 government IDs of spouse if married po kayo. So, inuulit ko, ang lahat po ng magre-reserve, no requirements, no complete requirements, no reservation po tayo. So, kailangan ang lahat ng mga requirements pong ito ay nandito, isubmit nyo po para po makapag-reserve po tayo dito po sa Liberty Homes. Okay po ba? Malinaw po? So, i-post nyo lamang po yung video para makuha nyo po at malista ang mga list of requirements kung kayo po ay locally employed, may business po kayo, or OFW po kayo. So, yan po, napakaganda ng atin pong privilege, and nalaman po natin yung exact location, ang actual turnover po natin, ang possible na design, ang mga requirements, ang mga sample computations, and nalaman po natin na na-waived yung equity natin. So, hurry, call me, and reserve your unit now. No? So, yan po ang lahat ng information na kailangan nyo pong malaman ngayon para makapag-avail po kayo ng atin pong mga RFO man yan or pre-selling. Pero minsan mas maganda at bakit ka magpre-selling kung 4,000 lang pala, eh pwede na. Diba? O, dun na po tayo sa RFO. Pero kung gusto nyo naman ng pre-selling, meron din po, free pa rin po ang kanila pong equity. Reservation lamang po ang inyo po ibibigay, that is 4,000. Kaya nga po only 4,000 ang kailangan po ninyo para magkaroon na po kayo ng sariling bahay, rent to own certified. So ano pa hinihintay nyo, mga kaibabayan? Ako po ang inyong kaibigan na tutulong sa inyo para sa inyo pong pag-aasikaso ng application nyo ng inyo pong bahay dyan po sa Liberty. Mag-chat po kayo, text nyo po ako, may number po ako dyan. So, ayun. So, maraming salamat po. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Nawa ay
Nagbigay ito ng magandang informasyon at pagkakataon po sa inyo, lalo na sa mga nagre-rent, mga naghahanap ng mga bahay dyan po sa May Tarlac, and yung po mga gusto mag-invest sa mga properties. Ito po, nakita po natin isang napakagandang pagkakataon para po sa ating mga kababayan. Maraming maraming salamat po. Ako po ang inyong kaibigan, si Jonathan Ryan Miklat, na tutulong po sa inyo na hanapin ang inyong pong dream house. Maraming maraming salamat. Pagpalain po tayo ng Panginoon. God bless and bye-bye. Chat po kayo.